Naisipan kong gumawa ng chicken karahay for tonight's dinner. Ayan, naglagay na nga ako ng mantika. Papainitin ko yan. Kasi na-observahan ko kasi yung ginagawang karahay dun sa food street. So yan, prito natin yung chicken. Ganun pala nila ginagawa. Yung pinapainit yung mantika. Tapos piniprito yung chicken. Kumbaga sa atin, para sinasangkot siya. Yun. Nilagyan ko na ng salt. Tsaka black pepper. At tapos, syempre, meron siyang red chili powder, pampapula, tsaka pampaanghang. Alam niyo naman ang chicken karahay, maanghang yan eh. Tapos, hinalu-halo ko na, katulad nung aking naobserbahan nga kung paano nila ginagawa. Ayan, halu-halo, halu-halo, hanggang sa masangkot siya ng bongga yung ating chicken. Hindi naman luto agad, hindi ganon. Kailangan para nasangkot siya. So pagkatapos nating ma-fry na nabago na yung kulay, binukod ko na nga sa isang bowl. Yan, nilipat ko na siya sa isang bowl. Pero yung mantika na yan, gagamitin ko pa yan. Itatabi ko lang muna itong chicken na pinirito ko. Diyan sa the same na mantika, nilagay ko yung sibuyas. Ayan, mga dalawang sibuyas na medium size ang nilagay ko at pinirito ko dyan. Yan, prito-prito hanggang sa medyo mag-brown siya. Huwag naman brown na brown, medyo mag-brown lang. Tapos, ilagay ko na rin yung adrak lasan paste, yung garlic ginger paste, mga tag 2 teaspoon siya. Ayan. Kasi isang kilo yung manok ko eh. Ayan, nilagyan ko na rin siya ng red chili powder, tapos black pepper, garam masala, at konting asin. Tapos, sinaluhalo ko na rin. Parang piniprito ko yung pinakamasala. Yan, ganyan yung ginagawa ko. Tapos nilagyan ko na rin ng konting tubig. Yan. Tapos pakukuluan natin yan, medyo matuyo-tuyo. Tapos nilagay ko na yung green chili na chinap ko. Tapos binalik ko na yung manok na isinangkot siya. Yan, hahalu-haluin natin para manuot yung masala. Nilagay ko na yung coriander powder chinap ko. Yan, nihalo ko dyan. Yan, tapos, yan, halu-halo, para masarap. Ayan. Okay. So, ngayon, yung apoy ko, kailangan malakas yan. Mas masarap yung karahay kasi eh. Tapos, hininaan ko ng konti sa medium fire at tinakpan ko na rin para mapalambot-lambot. Ayan, medyo natuyo-tuyo na yung pinakasabaw. Kailangan i-check natin ating manok kung medyo malambot. O, lumambot ba? Aba, malambot na. Okay, bongga. Huwag natin dudurugin. Tinikmang ko na rin. Masarap! Chicken karahay. At tinakpang kule sa mahal. Malakas na apoy. Kailangan medyo matuyo-tuyo siya. Ayan. At nilagay ko na yung kamatis. Ayan. Yung kamatis, gagawa uli siya ng sabaw. Kaya kailangan, takpan uli natin siya. After 10 years na meron siyang takip, buksan uli natin. O yan, medyo natuyo-tuyo na uli. Titikman ko uli. Mahilig ako tumikim eh. O yan. Nilagay ko na nga pala yung mga in-slice kong ginger. Okay? Yung ginger nag-slice ako, nilagay ko sa ibabaw. Tsaka yung natira ko mga chopped coriander leaves. Yan, halu-haluin natin. Ihalu-halo para lumasa pa ng bongga ang aking chicken karahay. At ayan na nga, nilagay ko na nga ang natitira pang coriander leaves para bang pang-garnishing. O, ayan, bongga. Luto na ang aking karahay. Ayan, ako magugustuhan nila to. May kaanghangan kasi. Kung magluto kasi ako, walang anghang. Ito medyo maanghang. Okay. Karahay for tonight's dinner. At syempre pa, bago natin ihain, lalagyan natin siya ng pampasarap. Lagyan natin ng mga 2 inches ng butter. Ayan, para nagmamantim-mantika sa ibabaw. Kain na!